Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Sasagot na naman tayo ng isang assessment notebook. Pero since lima ito, yung number one lang ang sagutan natin. Assignment kasi siya. So, yung number one lang para may idea lang kayo. Determine if the given equation can be transformed to quadratic equation. Unang-una, para masagot natin yan, alamin kung ano yung ibig sabihin ng quadratic equation. From the word, itong quadratic mismo, quad, squared, ibig sabihin yan, the name quadratic comes from the word, yung quad, meaning square, because the variable gets squared like itong x squared. Basahin nga natin itong mismong instruction. Determine if the given equation can be transformed to quadratic equation and solve for the value of the variable. Each item is worth 2 points, 1 point though for the transformed quadratic equation and 1 point for the value of the variable. So ngayon, dito tayo mag-focus sa number 1. Unang-una, sa standard form of quadratic equation, ganito yung itsura. Ax squared plus bx plus c equals 0. Yung c na yan, constant number ang nakasulat dyan. Ito namang mga x, yan yung mga variables. Tapos, itong a at saka si b, itong a, yan yung coefficient ni x squared. Ito namang si b, yan yung coefficient ni x. Anyway, ang pinakasikreto dyan dito sa quadratic equation, dito sa meron tayong x squared at ma-arrange natin siya into standard form. Pero bago ang lahat, para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin na huwag na kayong mag-PM dyan, tambak na yun ang mga messages. Kung mayroon kayong concern, pwede tayo dito sa free reviewers managed by Leonalyn. At kung naghahanap kayo ng mga libreng printable na reviewers, direkta na lang kayo dito sa file sa FB group na to, Philippine Civil Service Review for All. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, dito lang tayo sa number 1. Ano kaya to? Quadratic equation kaya to? At yung value naman ni x, ano naman kaya yan? First, isolve muna natin. X times x, and this is x squared. X times positive 3, and this is positive 3x equals 28. I-rearrange natin. X squared plus 3x. Itong 28, transfer natin dito, this is minus 28. Since positive to 28, kapag i-transfer sa kabila, magiging minus 28 equals 0. Obviously, standard form, doon muna tayo sa ax squared plus bx plus c equals 0. Yung x squared natin mismo dito, ito na yung x squared, yung a natin, yung coefficient niya ay 1. Pwede naman hindi natin yan isulat. Tapos, itong bx, meron din tayo na yung coefficient naman niya ay 3. Ito naman ay plus c or minus c. Yung c natin, yung constant natin, ay itong negative 28. So, therefore, kung isulat lang natin ha, para klaro lang sa inyo, yung a natin, yan yung 1, tapos yung x squared plus yung b natin, yan yung 3, yung x natin, tapos plus yung constant natin ay negative 28 equals 0. So, therefore, quadratic equation ito. Ngayon, ang next nating gagawin ay yung value ni x. Rewrite natin. X squared plus 3x minus 28 equals 0. Magbahay-bahay tayo, dalawang bahay-bahay. Ito ay, anong pangalan nito kung mag-search kayo sa dati na nating na-upload? Factor out. Factoring kaya to? Or yung word na lang na factor sa
polynomial, and then Leonalyn. Try nyo i-search ito. Ito lang mga keywords lang. Itong tatlong ito. Factor, polynomial, Leonalyn. Para mapanood nyo yung iba pang mga examples nito, yung mga dati na nating na-upload. Ngayon, yung dalawang bahay-bahay na yan, tig isang x yan sila. X squared. Then, next, dito tayo mag-focus. Itong negative na yan. Since negative yan, therefore, yung operation natin ay plus at minus. Positive at negative. Again, dito pa rin tayo mag-focus sa 28. I-factor out natin yung 28. Hanap tayo ng mga factors sa 28 na kung yung difference niya ay 3 yung difference niya. So, hanapan natin yung mga factors sa 28. 28 divided by 2, that is 14. So, 14 and 2. Ang difference dyan ay 12. So, hindi yan siya. Ano pa? Yung 7 and 4, di ba? 7 times 4 equals 28. Ang difference dito sa dalawa ay 3. So, therefore, ito yung gamitin natin. 7 and 4. Ang tanong, saan natin ilagay? Dito ba si 7? 7 kaya yan? Or 4? Dito kaya si 7 or 4? Positive yan nandyan. Positive 3x. So, therefore, saan yung pinakamalaki 7? Dito yung 7 sa positive at si 4 dito sa negative. So, therefore, kung i-factor out natin ito mismong x squared plus 3x minus 28, ito na yung sagot. Yan yung factor out. Ang tanong ay yung value mismo ng x. Para maging 0, itong plus 7, ang kabaliktaran yan ay negative 7. So, therefore, negative 7 plus 7 equals 0. So, ang value sa isang x natin ay negative 7. Ang isang x naman, ang opposite ng negative 4, positive 4. So, therefore, ang value ng isang x natin ay 4. Therefore, x equals, mayroon tayong mga values nito, negative 7 and 4. Thank you for watching and all. I hope mayroon kayong naintindihan sa video ng ito. Thank you and God bless.